early game. Ancient Apparition Chaos Knight task a very strong composition for the tri lane. Gusto ko yan. Kahit yung Doom, iiyak dito, parin to. Iiyak talaga yan. Automatic tatamaan ng ano yan eh. Automatic tatamaan. O yan na si Basti Woodwood. Online na siya, tol. Automatic tatamaan ng ano. Gold feet. Gold feet, gold feet. Parang gusto ko tuloy mag-Ancient Apparition. Oo nga eh. Shoutout yun. Shoutout kay Basti Woodwood. Shoutout sa'yo, Woodwood. Ay, ito mo naman, may ano, Eat Nap Crew. Yun. Actually, ayan dapat yung ano eh, yung design ng shirt natin na hindi pa rin na ginagawa ni Alo De Leon. Eh. Grabe ka naman kay Alo De Leon. Bakit si Alo De Leon pa pinapagawa mo? Magbabayad naman tayo kay Boss Alo. Ano yari sa'yo? Oh, sabihin na pala. Oh, ayan na, sabihin na natin mamaya. Bago pa lumipad si tropa natin. Shoutout kay Raging Yeye. Oh. 10 seconds remaining. Pa-shoutout kay Pixel Santiago, idol niya kayong dalawa. Grabe naman. Grabe naman. Grabe. Shoutout kay Pixel Santiago. Shoutout pa Boss Manjin, Boss Pop. Shoutout habang umulan. May kasama pang Tinapay at Milo. Sabi ni Chela, yun. Oh. May nagtatanong dito, anim na ba yung ban? Yes. 7.0V mga kaibigan. Meron kang isa pang extra ban bago kayo mag-last pick. Kumbaga maganda yung extra ban. Actually, hindi, ano siya, hindi siya bago mag-last pick parang tol. Sa first phase siya nila guys. So, tatlo na yung okay. First ban. Hindi na 2 picks. So, tatlo yung ban. Kung mapapansin mo, lagi mo na ibaban ngayon yung mga position 4. So, napakaraming position 4 na pwede na iban. No. Undying, Clock, Breaker, ano Earth pa ba? Spirit, may oh. Night Stalker. Lahat? Lima, isipin mo, lima agad yung wala. So, ano na lang yung matitira? Oo, oh, 12 bans. 12 bans. Ilan na lang yung matitira dyan, bestie? Mm-hmm. Uncle Wolf, nasa na si Ate Aki. Siya po ay... ano, nasa libing, nasa libing. Oh. Uy, ang daming illusion dito ng TNC. Grabe, oo nga. So, alam, walang pantapat yung WG. Sa Iloilo. Off. Kaging Bunchy technique yung TNC. Well, ganyan naman sila lagi. Wala silang Medusa, wala na silang... Okay, what else pwede pong pumatay dito sa... Pa-baby wave? Hindi. Sonic wave na... Hindi. Spin! Team Perso naban. Team Perso ay naban, so... Spin! Spinson! Spinson! Amirana, Starstorm. Hmm. Well, meron naman silang Kunkka. Tanggal yung mga illusion mahirap. Kung siya yung ano, kaso support. Ay, ganda naman nung... Mahirapan ng ano dito, WG. Shoutout, last round of shoutouts na nandito. Shoutouts kay Van de Quiros na lagi daw manood. Oh, tol, naalala ka ta. Shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pag-suporta. Ano to, accept mo din ako. Si Kuya Wolf, in-accept na ako, Manjin. Oh, si Phil Aploy. Sino ba yan? Fan na, fan yan, fan. Ay, sorry. Famous okay. Na daw si Reddit si Bestia. Alam, sige, sige, accept kita. Ito pala, mayroon nga pala akong Twitch shot dito. Kaya, well, ayun, kay Van de Quiros, shoutout sa'yo. Mm-hmm. Kay He Is My Name. Yan, sige, shoutout mo yan, mga kay pre. Kay Chipsera, syempre, sa ating mga subscriber. At nagsusubscribe din sa ating mga channel. So, kung ako oo. Sa'yo, Manjin, paayos mo na yung subscription mo para mag-subscribe na sa'yo. Ayos eh, oo nga eh. Sana maayos na yung Twitch ko. Oo. Nananawagan kami kay Boss BA Noobs. Oo. Kay Boss Banoobs. Ayos ba yan? Okay lang, imagine, alam mo ako rin 2 months din bago inabot. Kasi sa akin, 2 months eh. 3 months, 4 months. Uy, si Marco Panganiban, last year pa daw siya nag-request. Sige, sige. Yan. Pasensya na. We sige. Love Mineski TV from LA to the Bay, sabi ni A. Yin Miguel, 1968. What's at good? At syempre, shoutout sa idol natin dyan sa Delaware, USA. Tama ba, Boss Salo? Ayan. Ayan. Si Boss Alvin. Alvin Beltran. And Boss Alan Gatu. Try out nyo yung Dire Nerdies. At syempre, para sa mga angas na caps, whip caps kay Boss. Oh, yung ano, diba? Kape tsaka ano, kape tsaka tinapay, tas Dota, Rapsi nga. Rapsi yan. Rapsi yan. Kahit wala kang ano eh, kahit wala kang kape, kahit wala kang tsaa, mainit na tubig, laban na. Basta nanonood ka namin SKTV. Totoo yan, si Brakatat ang nagsabi niya. Brakatatatatatatatat. Eto na, tatayo na ako paring Wolf dahil mapapagod tayo pag nakaupo tayo. TNC versus WG. Warriors Gaming Unity, let's go. Pakilala na natin, Velo, si Mr. Doom, Avermosh. Ang Kunkka, Jebami, Mr. Razor Ramon, Firo, ang Mirana, and si X Nova, ang Bane Elemental. TNC naman, 1437 sa Ancient Apparition Teams on the Tusk. Kuku. Sa Anyan Terrorblade na mate, Raven naman with that Chaos Knight and Samage on that Omni Knight. Maraming salamat sa lahat ng nanunood. Shoutout pala dun kay Log Lodi po. Logbed Jnax. Ang
magkaroon daw siya, nagkaroon daw ng anak yung ano niya, yung mga yung baboy niya, papangalan daw niya sa atin yung dalawa. Uy, grabe yun. Huwag naman sa amin. Interesting yun, ha? Kay Butters. Pwede naman kay Butters PH na lang, tsaka kay Trinil, magkapatid. Ayos ba yun? Kulang na lang sila ng isa, triplets na sila, three little pigs. Shoutout kay Table Pumira at sa Itnap Vietnam chapter. Oh, ay, Panis. Meron Itnap Vietnam chapter? Panis. Panits. Panits. Ako Pasay chapter ako. Oh. Hindi na ba tayo yung ano yun? Yung founder. Itnap Founders. Itnap Founders. Ito na, nakuha na ni Triple H yung bounty fresh. Fresh na fresh. Nagkaagawa na sila dito ng mga ano, mga bounties. 2-4-2 for both teams. Sam H ang ano dito, ha? Uy, safe lane si Sam H. Ay, hindi, off lane pala. Shoutout naman may sa kamote clan ng AOAV boys, Aliado boys. Sabi ni I like that 1-1. So, may nagtanong dito kung 1-1-0 na daw ba na lead ang TNC. Yes. Yes. Ayan o, kung titingnan nyo yung ano, mga pre, yung layout natin. Direct, pwede ba natin i-highlight yon? Yung dun sa may oras, yung 32 seconds. Makikita nyo, ayan o, kung may ilaw na yan na isa, ibig sabihin, 1-0 na yan. At akala daw kasi nila 4:30 pa start. O, pas, ano na, kasi ang rules po sila FDL Southeast Asia. Sorry kung di namin nabanggit kanina. Rolling time sila. Ibig sabihin, kapag may natapos na, nalaban, laban na agad for the next game. Basically, yung game 1 naman, medyo dinurog ng TNC and WGO. Oh. Kailangan pa ba XP? Yun na yun. Anong oras daw kayo sa dadaan sa Pampanga, pari man, Jim? 10 a.m. to 1 to Sawa a.m. Grabe naman. Siyempre, Anli Mall Hours. Anli Mall Bayad Hours. Yung mall dun, sir. Bayad yung mall. Pero hindi ko maalala kung anong mall. Anong mall ba, Derek? SM San Fernando ka, natalo SM ka. SM San Fernando. Talo ka pa ng viewer. Yung viewer, alam niya, uy! Patay si Sam H dito. Gumala si Sam H. Sam Etz. Sam Etz. Etch. Sam Etz. Sam Etz. Uy, tinan mo, mid lane Chaos Knight, saka ano, Ancient Apatush, up. Ang mid. Oh, ang mid. So, dual lane. Ancient Institution. Oh. So, nilang daragin si Firo at pumapana doon si Tierra Blade sa top. Well, I think may possible na tulong din siya from teams. So, hindi mag-offensive trial ng TNC dito. In fact, ang kanilang gagawin is, sorry, medyo sinisinok. Sinisinok pa sa tsa, ay sa kape. Sa mid lane na yung pinaka-aggressive nila. This is Tierra Blade versus the Doom. Yung Doom for sure may advantage siya dahil may Scorched Earth. Pero, lagi mo tatandaan, mababa armor ng Doom. Isa sa mapinababa ang armor. Terrorblade, mataas ang kanyang armor at may single damage. So, pag nag-metamorphosis dito si Kuku, pwede niyang i-contest si Velo. Tama ka dyan. At speaking of contesting Velo, mukhang gugo sila ng gank dito. Mr. Teams, kumasahe ko lang. Naglagay ng Ice Charge. Mr. Doom dito, tamang... Infernal Blade lang. Infernal Blade lang. Alam mo yun? Tamang haras lang. Haras-haras lang dito, mga kaibigan. In the bottom lane, tamang saikuhan, Omni Knight. Mahihirapan nata si Sam H dito, bestie ah. Direct patingin na last hits in Denise. Sige. Mga boss, pa-shoutout sa girlfriend kong si Janet Lopez. Sabi ni MJ215. Sige. Yep. Sana magtagal kayo. Mukha oo nga. Sana. Dalawa ang puso mo. Eh, kumanta na si Lucky. Anong oras gig niya yan? 10 a.m. daw yung... Mall hours. Whole day on Mall hours. At meron na daw Itnap La Union chapter. Sabi ni shoutout sa Itnap La Union chapter. Tignan mo naman ito. Tignan mo lang. Ano masahin. Oo nga. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Yababi. Tignan mo si Yababi. Oy, pero teka lang. Hold that thought. Mr. Teams. Oop! Nakaligtas. But, oh well. Oh, nakaligtas, guys. And now, Velo is trying. Asurai, ikaw ba yan, Asurai? No, it's not me. It's you. It's you. What's up, guys? It's me, Riku, here. Pero ayun, ang fiend script, nilagyan ng static link. Oy, Sam H! May Wings Club siya dito, pero nauwi, grabe naman, 87 damage. What's up mga katropa? Sino yan? Babae. Sino yun? Alam ba, every Thursday yan sa GG Network TV. Ay, nga, sino? Si Madam Eliza? Madam Eliza. What's up mga katropa? Ayos ba yun? Hello, gamers! Hello sa mga gamers dyan. Uy, grabe naman, inarangan pa yung ano. Kilala mo ba yun? Si Hello, gamers. Siyempre, idol natin. Idol natin yan, si Pandamonium. Pandamonium in Mercado. May stream daw siya mamaya. Oo. Hello, gamers!
Hindi ko kaya eh. Hindi namin kaya yung ano yung mataas. Yung pambabae. What's up mga katropa? What's up mga... At ayun! GG Blitz! And! Ay, sorry. Grabe ka na. Alatang nila. Shoutout kay Eliza Taylor. Oo, oh, idol natin. Oh, pero eto mga kaibigan, Snowball Jutsu. Belo. Ladies and gentlemen. May Scorched Earth. So, mataas sa kanyang region. As you can see, 26 region per second. Samantala, Torrent will connect on the ancient apparition. Grabe, Starstorm umabot pa. Yung last pick, dulo nang walang ang ganung Starstorm. Calculated. Dalawa ang kill ngayon ng WG, ladies and gentlemen. Meanwhile, nahihirapan pa rin si Sam H dito sa bottom lane. Katapat ang Razor. One ang last hit, pare. Oh, grabe. Taghirap. Pero dito, pinamampas. Uy, nabuhay na isa na pag ay, napagsalbi pa. Kinulang. CD. Ang daya na kasi ng Mirana ngayon. Tatlo na yung leap. Oo nga eh. Pero kapalit naman nun yung cooldown. Pero kahit na. Kahit na. Tsaka... yung attack speed na bonus, 2 seconds na lang, hindi ganun kataas. Oo, hindi ganun kataas, pero kahit na. Laban pa din, ito pinatulog ang Ancient Apparition plus the X-Mark, pero ang ganda ng Reality Rip dito para mabuhay ang Ancient Apparition. 2 seconds done, pumapana sa pool ang Chaos Knight, mabubuhay pa ba ang X-Nova dito? Grabe, walang nagkapatay. Nakakatakbol palagi yung Warriors Gaming Unity dito against TNC, that's bad kasi... yung mga investment dito ng TNC, medyo napupunta sa wala dahil nakakatakbo palagi. Mamba out for Warriors Gaming Unity. Even yung Bane nakatakas pa rin, Tol. Oo nga, Belo. Pa rin, Tol. Belo. Sinusunog si Goku, Dinoom. Uy, Dinoom, Dumpanes. Minuted. TP. Pwede bang iligtas? Deny. Deny mo, best. Deny o iligtas. Ay! Hindi na deny. Baba kasi yung HP niya na eh. Baba ng HP. Na-doom is low. Oo, kapag na-doom ka, you're gonna go low. Oh, low. Doom low. Oo. Doom low. Apple bottom engine boots with the purr, ganun. Oo, no. Doom low. Siyempre. Grabe naman, Tol. Halo, wag ka man distract. Sarat pa yun lang kay... low. D. Oo. Doom low. Halo. Dumalo. Dumalo. Si Apple Bandung Jeans. Shoutout kay Miss Apple Bandung Jane. Ah, boots with the purr. Tropa yan ni Manjin. Tropa natin yan. Pero eto mga kaibigan, Raven Durant. Oy, itanong mo, pwede pala yun? Pwede yan. Pwede pala yan. Edeups. 120 static click damage. Ang ating kaalaman sa araw na ito. Oo nga. Pwede mong i-static link ang illusion. Lamang ang may alam. Sa mga hindi nakakalam, lamang ang may power. Because power is knowledge. Power! Ayos ka lang mo dyan, parang Manjino. Ayos lang. Ayos ka lang. Doom. Ayos ka lang. Oh, pero teka lang mga kaibigan. Farm lang dito si Mr. Belo, Vicky Belo. Level 7 ang Doom dito. 50 last hits and denies. Chaos Knight. Habang 43 ang nakay Razor Ramon. Si Triple H walang mahuli. Si Triple... oh. Ay, pwede. Aganims daw yung ano, yung CK. Pwede ka, oh, kasi Phantasm yung TV. Pwede mong gamitin yung Phantasm sa mga tropa pips mo. Pwede, ang daming Aganims. Illusion yun. Mm-hmm. Masakit yun, men. Masakit yun, men. Grabe yun, men. Punit ang brief. Di ba 100% pa rin yung damage nun? Diba? Oo. Eto, tinan mo. 1437, Inbi. Inbi Lords. Oy, naku po. Sentry Wards. Ay, pinatulog. Tulog ka muna. O, Reality Leap. Matulog ka na. O, sige, patulogin mo. O, ikaw ang matutulog. Unang hit, pero may dumagat sa Chaos Knight. Makunat ka na dito. Hinahabol Plasma Field will connect. At may damage na rin mula sa Warriors Gaming Team. Courtesy of that Mirana. Makunat bilis si Chaos Knight. At mabilis tumakbo. Hinaharangan dito. Tinutulogan na niya mga tropa. Doom will expire soon. And Velo, mukhang hindi makakahabol. Matala, task will fall, Raven. Phantasm, Kakim Punjin technique. Pero naglit dito ang Mirana. Meron pang plasma field mula dun sa gilid. X-Mark para kay Kuku. Pero unahin nila ang Ancient Apparition. Ancient Apparition will go down. At ayon si Kuku na torrent.com. Masa Thunderport niya ba? Hindi na. Tatlo ang namatay sa TNC. And that's the strength of the line of the Warriors Gaming Unity. Na merong Bane, na merong Razor, merong Mirana, at
nung kung kakaya-kaya nilang lumaban, rumak agad. That's what they are doing. At dahil 7 dyan, kills para sa kanila. At dahil dyan, space created para sa tropa natin si Sam H. Now with the face boots. At alam mo, usong-usong ngayon ang Omni Knight na off lane. At isang lucky bone naman daw dyan, Direk. Isang lucky bone down, Direk. Mamaya na Bone Tags and Harmony. Relax na kayo. Alam mo yung mga Lucky Bone, lumalabas na lang yan basta-basta. And we pray, and we pray, and we pray. Kapag lumabas yung Lucky Bone, dun na kayo magdasal. Ayan na, magdasal na kayo. Yan, make a wish. Make a wish. Make a wish. Lucky Bone. Dog Bone. Bone ni Lucky. Lucky Bone. Oh, pero teka lang mga kaibigan, eto, Wapunch! Wala pa palang Wapunch dahil natulog dito mga Babidi. Ang tropa nating si Omni Knighter, Static Linkers, tumitipi na 1. 2, 3, kinulang ng damage ng hapas. Kulang na kulang ang T-Sapad, pero X-Mark and Torrent will collect sa kayo teams, and teams ay mapapatumba ng Warriors Gaming Unity own age para sa Warriors Gaming Unity. That means na the last 5 deaths are in favor of Warriors Gaming Unity unanswered by TNC. And now 8-1 ang kalamangan mga kaibigan. Mirana, Firo dito, parang maganda pinapakita in the mid lane. Medyo on point yung kanyang mga arrows dito na laging sumasakto at nakakakil sila. Uncle Majin at Uncle Wolf, tips naman dyan para di ako iwan ng babae. Huwag kami tanongin mo dahil lagi kaming iniwan ni Majin. Pero si Afromush dito, hindi iwan ni Raven, pinatulog ng Bane. Pero mapapatay pa rin nonetheless. There's the Tusk Snowball para kay Bane. At ayan, Rininkan, Ice Blast in your area. Pero walang tatamaan. Pero ayun, Static Link para kay Chaos Knight. Sige na, nag-aabol na lang Razor. Lampasin mo ng panang ano, palakol. Ooh. Ay hindi pala palakol yan, Lasso. Damage. Merong ano? Now watch me whip. May whip. May latigo. May latigo. Uy, grabe. Nag-static ano pa. Plasma static field. Oh, plasma field. Patay. Hinampas ng whip. Watch whip me whips. Whip cups. Watch me nene. Ice ba yun? Ano-ano yung inihingi ng payo? Inihingi ng payo? Bakit? Paano daw hindi siya iwan ng girlfriend niya? Eh di, wag mong paalisin. Oo, tama. Basic. Pero wag kami ang hingan mo ng advice ni Manjin. Wag kami. Ako, wag ako. O wag kami kasi wag ako. Lagi kaming iniiwan. Lagi akong iniiwan. Si Aki nga, iniiwan si kami. Si Aki nga, iniiwan kami. Diba? Pero basically, kung ayaw mo iwan ka, wag mong palisin. Yun yun. Sumama ka lagi para si ikaw iwan. Kaya nga. Kesa naman. Hindi pwedeng ikaw yung iniiwan. Eto. Dapat. Eto lang yan, pre. Wag mong sasabihin iiwan ka. Samahan mo lagi. Yun lang yun. Dapat lalaki ang laging ano magme-make ng effort sumama. Tama ba? Si Melo dumagat para kay Chaos Knight at mo wala na sa taas. Uy, tingnan mo scouting arrow. Ibang klase din pero uy. Nilima pare. Nilima. At ito ah. Kuha lang tayo ng quote kay former president na Noy Noy Ninoy. Wait, wait lang, nag-apple si 1437. Ibang klase din to, Starstone. Grabe naman. Grabe naman, ina. Jokes to go. Naka-ano pa, naka-haste. Alright, para kay Omni Knight, Samage, meron repel. Uy, pumbuti na lang, naka-repel. Dito mama yung pana. So going back. Going back. Quote our former president na Ferdinand Marcos. Pahala kayo kung ano opinion natin. Ano sabi ni Ferdinand Marcos? Sabi niya. Ano yun? Sabi niya dun sa asawa niya. Oo. Sabi niya, sagutin mo ako ngayon. At liligawan kita habang buhay. Oo, oh, tama yon. Panit. At iko-quote ko lang, kung gusto nyo mag-stay yung mga girlfriend nyo, iko-quote ko si Sam Smith. Darling, stay with me. Yeah. Basic! Ito. Ano, lo? Ano? Radiance bottom tower. Yon. Ano, paano? Sabi ni Alo. Nakinote niya si Lucky, Lucky Rodriguez. Kapag ayaw mong iwan ka ng mahal mo, ang sasabihin mo, I love you just in case. Just in case. Ayos ba yun? Ayos ba yun? At ano daw ba yung disposable blade? Wala pong ganun sa Dota. Disposable ano? Diffusal blade po meron sa Dota, hindi disposable. Hindi disposable, hindi yun natatapon. Hindi yun natatapon. Dati siguro natatapon yun kasi naubos yung charge nun eh. Disposable blade. Ngayon hindi na. Iba na. Just in case. I love you, just in case. Just in case. Para di ka sabi yan ni Leki with a 3 with an E. Para di ka iwanan ng girlfriend mo, itali mo sa puno. Yan ang pagkakamali. Yan ang favorite kong ano, gawin. Wind Ranger ako eh. Mali yan, tol.
Lagi nyo tatandaan, oh, mas madaling huliin ang manok, manok na nakatali. Na oh, yeah, yeah, huwag na huwag nyo itatali. Huwag na huwag nyo itatali. Ang mamahal. Oh, tama, tama. Mm. Pero kung si Wind Ranger kayo, talo nyo sa pool. Kalaban nyo yun eh. Kalaban nyo, no? Tama yan, tama. Pero huwag na huwag nyo itatali mga manok nyo. Kumbaga... Ano gagawin ko sige, para yan mapansin ako ni Crush? Ay, madali lang yan! Sabihin mo, go gawi. Oo. Sabihin mo! Sabihin mo, what's good? Sabihin mo, oy Crush, what's good? Dapat tayo dyan. Yun, papansin niyo. Sabihin mo agad, hi Crush! O kaya, magpa-shoutout ka sa Mineski TV. Yan! Sabihin mo, Boss Manjin, Boss Wolf, pwede ba pa-shoutout si ganito? Sabihin mo yung pangalan. For example, sample, Boss Manjin, pwede ba pa-shoutout kay Miss Kang Dupet? Yun, ganun. Ganun. O kaya, Boss grabe Manjin, pwede ba pa-shoutout kay Miss Daniela Ilyar? Ganun yun. Hindi naman. Pwede ba si Amira Lacer? Pero wait, chance nyo. Tinumagan si Chaos Knight. Grabe naman. Unlimited na tumbara kay Chaos Knight. Hindi lang tinatanan. Merong repel. So, walang damage. Pero doom na rin siya dito. He might be able to stay alive. Pero mukhang hindi. Chaos Knight, tumatakbo na yung kamayo. It's gonna be close. Oy! Alam mo, in-spam niya na pinipindot yung magic wand niya para mabuhay niya sa akpa pagkawala nag-magic wand. Magaling. Pero namatay si Omni Knight. Pero okay lang dahil that sa Doom na tinangke dito ng Wars Community despite that overcommitment. Uy! In-spam dito pero... hindi na di-disjoint. Walang disjoint, pero lamang ang WG dito, bestie. Hindi makaporma yung ano, yung TNC. Pa, hindi nagagamit yung repel nila ng maayos. Oo. Pero hindi, si Coco magdadala ng ano dito, ng ulam. Malapit na siya sa kanyang, sa kanyang manta. Manta style. Actually, halo, tigilan mo yung kanta. Yeah. So, Manta style is gonna be the next item for Terror Blade, but I think that they still need yung mga Lincoln Spear dito on their side. So far kasi yung Wars Gaming yung team, madakas talaga yung kanilang mid-game dito. Yung TNC. Supposedly, mamatch nila yung tempo ng Wars Gaming yung team with that Chaos Knight plus the Ancient Apparition. Oh. Unfortunately, hindi yun naging case dahil yun nga, maganda masyado yung start for the Razor plus the Doom na hindi napigilan ng TNC. Oh. Ngayon, ang TNC fallback plan nila is to get the farm para kay Terrorblade. They are doing a decent job right now pero malayo-layo pa yung kanilang kailangan abutin. They need to push then para makapag-farm din siguro kasi hindi naman pwedeng puro sa kay ano lang. Oh, tama. Kailangan Tori din. Kailangan Tori din. Eh syempre, kapag nakapatay ka ng Tori, mas malaki yung pera. Lumalaki din yung mapa nyo. Tama ka dyan. Nagiging open. Oh, tama yan. Kailangan niya ni Coco. Another pushing. So that's gonna beat all the tier 1 outer towers. Yeah. Tsaka alam mo maganda kasi at least nakapag-farm siya maayos. Eto na. I like this timing para sa Wars Gaming team. Nag-moonlight shadow sila after that push. Metamorphosis. After the push na alam nila walang metamorphosis at meron silang ward na aggressive dito. Pero alam ng Coco yan. Alam ng Coco show yan. Alam ng TNC yan. Kaya ng TNC ayaw nila i-force ang mga issue. Magbaback na lang sila. Sabi nila dyan. Wala naman. Bali, nag-high lang sila kay Idol Lucky Rodriguez. Just in case. Just in case. Eto na, tier 2 tower. Tinitake ng WG. Ice charge dito. Huh? They will be able to take down the tower. Ice charge. And don't get me wrong, maganda ang start talaga dito ng Wars Gaming UT. In-explain lang natin kanina kung ano yung win condition for TNC. TNC pero yung Wars yeah Gaming UT, pwede sila maglaro dito sa tempo na meron sila. Yeah. Dalawang tier 2 tower, just like that, ang pinupush ng Wars Gaming UT. Then they can take the Roshan. Get some items din para dun sa... Naku, well, delikado si Coco Martin. Naku po! Na-stun na pa na lahat na kumain pa ng Titanic. Yeah. Coco Martin, nagpa-farm sa gubat ng kalaban. Oo. Sabi kasi ng Wars Gaming yung niti dito. Kinonquer nila yung jungle ng TNC, tapos hindi nila hindi na makita si Coco. Kung saan nag-over si Coco. So sabi nila, isa lang ang pupunta nito. Sa, syempre. Sa jungle namin. Dalawa lang naman ang jungle. Nakita siya. Huli ka. Huli ka, Bechin. Amin yan. Shoutout pala sa palabas ng masamang amoy. Oo. Grabe naman yun. Kung sino una mag-deny, siya yung... Grabe naman yun, Lok. Grabe yun, Lucky. Oy! The one who denies it, supplies it. Okay. Si Lucky ang nagpasabog, Gulp. Okay. Going back to the game, there's gonna be the Echo Saber. Kulang pa rin ng mga items dito, TNC. Uy, baho nga. Really need the Lincoln Sphere. Somewhere, BKB, hindi naman nila masyado kailangan dahil may repel. Alam mo, dito yung mga games na yung Omni Knight mo,
pwede kumuha ng Aeon Disc. Alam mo, Aeon Disc, na kahit hindi siya mapag-dishout ng damage, at least, kapag nag-go siya ng Doom, pwede mag-play Storm Dispel. Although hindi ma-dispel yung Doom, at least, hindi siya madadamage for 2.5 more seconds. Saka hindi na natin makikita dito yung Omni-Knight na ano eh. Na, na pang yung pang bruskuhan. Kasi it's too late to start pretending because na X-Mark na torrent pa siya. Tignan natin. Oy, snowball para sa Doom. Na Doom ang Chaos Knight dito. Walrus Punch. Ice Blast in your area. GA. Pero lumalaban na lang dito si na Razor Ramone. Grabe, dalawa yung tinamaan ng barko. Lalaban na lang si Sander Ford. Mr. Kuku Martin. Pero na torrent. Ang sakit ng Razor Ramone. Talaga ng Razor dito with the Tire of the Storm pa rin. At hinahampas siya dito. Dinala siya dun sa taas at mapapatay siya. Malalayon King. Malalayon King. Lion King tumatakbo. Pero si Raven pumunta pa sa low ground. Nakapatay pa rin sa double kill. Basa niya apat ang down para sa Worst Gaming Team. Si Jack, si Captain Jack ang natira. Captain Jack nakita. Triple kill. Para kay Raven at shoutout kay Uncle Jack Sparrow na si Carl. Uncle Jack Sparrow, Carl Durante, mga kaibigan. Let's look into the fight. Recap, 6,000 and 9,000 ang damage dealt. Ito mo. So what happened is, nag-initiate sila kay Chaos Knight with that Doom. They were successful doing so, pero nababak lang si Chaos Knight. Tapos, nahiwalay si Chaos Knight, tinangke nung apat na heroes sa TNC na doon. Isolation technique! Oo, so may GA na na-activate, so medyo yung Razor, kinailangan pa niya ng 5 to 6 seconds na more na wala siyang inaapas. Wala siyang gagawin. Ang damage lang niya is yung Eye of the Static Storm, yung Plasma Field. So, yun lang yung damage output niya. Pero, ang maganda sa kanya, nakakuha siya ng damage. So, nakita nyo, sobrang na-burst down niya agad si Raven. Si Kuku, even after the Sunder. Pero kahit pa paano. Pero na-boy si Raven. At yung grabe right, yung ginawa ni Raven. Dinala sa tuktok. Dinala niya sa tuktok ng walang hanggan. Sabi sa niya, Lion King. Dito tayo maglaban. Kina-H match niya doon sa taas eh. Tsaka, ang mahirap kasi doon, kahit sabi mo na Chugi si Kuku, yung firepower right click talaga ng ano, ng TNC ang nagpe-pay off. Tinan mo, bestie, galawang Naruto yan eh. Times 2 yung mga illusion nila. Paano nila maubos yung mga illusion? Shoutout sa may-ari ng Menjola at ng Puresa, si DADADC. Shoutout. Oo. What's up, boss? Atabs mo me forever. At shoutout dun sa aso mo na si Riz. Si boss DA ba yan? Si DADADC at Daryl Chung. Oo, Daryl Chung Chung. Sipin mo yung daw sa loob ng ibang klase. Garden Angel. Pero ito si Teams. Let's roll out. Dahil i-go-goal nila ang Mirana dito. Bugbog sarado ng mga gangster. Hinazing pre. Grabe. Hinazing and there's Mirana. The Bleak Dagger now up and available for Raven. Mas makagawa na siya ng micro plays dito. With that, of course, Bleak Dagger. At ngayon, dagger alam mo, medyo in reality shift. For the past 4 na Doom na meron dito, this even the past 5, ay the 4 lang kasi si Terrorblade pala yung recipient isa. Apat sa lahat ng mga Doom na yun, lahat tinarget kay Chaos Knight. Oo nga, no? Tatlo beses siya napatay, dun sa pang-apat, hindi na siya napatay kasi walang follow-up. Nakasunod. So, sabi dito na Chaos Knight, hindi, mataas naman HP ko, kaya kong tankihin yan, mataas din yung natural regen ko, so okay lang din, kaya kong tankihin yung Doom mo. Sa tingin ko, wag na lang si Chaos Knight yung i-Doom Doom nila dito yung TB. Probably pa. Yung TB kasi, yung TB kasi. Pero hindi, masakit pa rin yung Chaos Knight. Ayun o, 2 seconds on Reality Rift. Ice Blast in yung area. Boom, walang tinamaan. Meron ba sila detection? Maabot ko, may dagger tong ano ha, si Teams ha. Meron nga dagger si Teams. Samage is here. Huli ka na, wapunch. Ooh. Uppercut. Ice pa yun, Thor. Malamalaman, manipakyaw ang galawan mga kaibigan. Yep. Nakakabawi na DNC, paring Wolf. Ayaw na nilang patagalin to. Sabi nila, wag na natin ni Game 3 to, paring Manjin, paring Wolf. Rekta na, gusto namin kalabanin okay. Fanatic. So ngayon, meron siya plus 15 strength, more HP regeneration, more HP rin, devour, more damage. At dahil dyan, mas lalo na niya matatangin doon, pero tinaman ang pana dito si Ancient Operation. He will go down. Beautiful execution of the arrow coming in from the Mirana dito. Uh-huh. Meanwhile, TNC going sana, pipita sana yung TNC doon dahil nakita nila ang Doom. Pero medyo nakita ng Mirana kung saan manggagaling yung Ancient Apparition, paring Wolf. Oh, Doom lang yung nakita nila dito. Doom lang. Doom lang yung nandito sa may bottom lane. Tingnan natin kung i-go dito ng TNC. Doom is actually on the low side of the map. Doom is low. Tingnan natin lower dito. Lower part of the map, that's... Okay, nandito si Velo. He does have that invisibility at nag-clear lang ng wave. Sam H, masaspatan. Pero walang follow-up dito sa... Uy, nakita! Showing himself. Oh my G! Nagkakitaan! Pero walang kasama si Samage doon. Sabi-sabi, back mo, easy ka lang. Easy ka lang, Doom. Ayaw kitang guluhin. Doom panis. Doom lang yan. Oh, dyan ka lang, Doom. 7 static link damage still, pare. Mas masakit.
Ang sakit na ng Razor ngayon. Dahil dun sa third skill. Yeah. But we can expect na masayaman dito si Doom. Because he does have that 150 bonus gold. Devourer. Pwede na siya gumawa na dito ng mga ibang core items. Especially yung mga pang support core items. BKB. O pwede siya magpakunat. Even get the refresher if he wants. Dalawa Doom. Doom. Doom 2. 2 Doom. 2 Doom. Oo. 11-16 na ating score. Wars Gaming UT, they have the lead in terms of kills. But again, TNC, they do have that lead in terms of net worth. Objective-wise, mas maganda ka nila nagagawa. There is that illusion now po. Pahoy, never ever show you. Damage. Yeah, but that is gonna be that Ice Blast connecting sa tatlo. Kita. Okay, alam na nila. Alam na ng TNC to. Sino yung nasa baba? Nasa baba si Kuko. Tumitipi na. Nagkakatipian na lahat. Magagaling sila sa taas. They will give up the rush. Samantala sa likod, Raven is actually gonna go for the backline. Sakit na si Velo. Mukhang mamapatay si Velo. Yung nakatong second stun, pero pinatulog ni Bane. Goodbye kay Velo. Pero eto na, the second clutch is coming. Ay, siya reparation. Nawala. May Titanic na lumabas. Tatamaan ba si Chaos Knight? Yes, tinamaan sa Chaos Knight. Pero mula sa likod, nandun si na Mr. Omni Knight. Hinahabol nila ang daming illusion ni Mr. Sander Ford. Pinagdunog ang normal si Japami. Mukhang salami. Diyos ko, Lord. Grabe yung eye shards na yun. Lucky them dapat. The Chaos Knight will be taken out sa may bandang baba. Velo still has got that doom. At mo ang Kuko, he wants the Roshan, tumamay pa na, tinulungan pa, malala, masistilba ni Velo mga kaibigan, si Firo ang nakakuha, the Mirana, stealing the Aegis, ladies and gentlemen, pero si Kuko, na-doom siya dito, kahit naka-metamorphosis, nalaban na lang siya, binag-normal right-click si Velo dito, pulado din si Abramos, GA has been pop, at yung Mirana mukhang nabuhay na lang, Velo, hinabol nila yung Mirana pala, hindi, nandoon sa kabila, nawala pa si Kuko dito, Diyos ko Lord, damage as well as the Tusk is napas dito si Mirana. That's gonna be 5 ang napatay ng Warriors Gaming Unity. Actually, 7 yung napatay nila. May Aegis at may buyback. So, ang dami. Dami na ko ng Warriors Gaming Unity dito. 7-3 scoreline. 13,861 damage done for the side of TNC, paring Wolf. Yeah, Chaos Knight agad na nung kanyang pagpagnilikod. Nahanap niya agad yung Doom. And that's a valuable target kasi hindi nakapag-Doom agad yung Warriors Gaming Unity na burst down niya. Ang problema nga lang eh, nag-gang up siya doon sa baba kasi mag-isa lang siya away from his team. At nung na-infeeble na siya, medyo humina na yung kanyang damage as compared. Pero nung Terror Blade naman, nung nag-metamorphosis, nung na-infeeble si Kuko, at taas pa rin ng kanyang damage output just because that's the Terror Blade. So much damage potential out, coming out from that hero. Ang tagal din ng laban na yun, pare. Tagal din ng laban nga naman. Pero ang kasalaang may sala din si Doom, lumayo siya sa mga kanyang kampe. Na-flank siya ni Chaos Knight. Nag-force siya ng buyout doon. Pero ang maganda rin naman, na-steal yung Aegis, but still, dapat nung na-steal yung Aegis, nag-back na lang siguro dapat yung WG. Yeah, sabi nga naman, sila. Everybody wanna steal your Aegis. Tama yun, di ba? Ay, nako. Grabe lang, pero isipin mo, always Raven, always making the place for, para sa TNC. For TNC. And yung may mali din, yung WG kasi, isa lang yung tinarget ng barko, isa lang yung tinarget ng mga ulti, which is yung Chaos Knight. Anak ko po. Aghanim. Aghanim Scepter build ni Mirana dito. Kanina pa yan actually. Hindi siya nag-go for that right physical click. Damage. Wala so, silang patapat. Sila right, yeah, but he was able to burst down Kuko nonetheless. Kaya nga lang, siguro decision dito ni Mirana, sobrang kailangan niya nung pang-clear out ng illusions. But, dalawang Starfall. Alam mo, along the way, hindi magiging enough yun kasi kukunat yung illusion si TB. Yeah. At even the Chaos Knight, naturally naman makunat yun dahil mataas yung HP. Armor, tsaka HP. Tsaka yung ano, yung Chaos Knight, di mo naman naubos yung illusion yun gamit yung magic. Inaubos mo yung illusion yun gamit normal. Mm-hmm. Or maybe yung mga chakram, ganun, mga timber. So, but TNC, set up for a good Chaos Knight pick dito sa ating game. Pero sa tingin ko, magra-right click yung Mirana. Kumuha lang yan ng Aghanims. Kasi, pang farm. Kasi maaga pa daw. Oo, maaga pa. Kanina. Hindi, yun nga. Maaga yung maaga pa kanina. Aghanims. Maaga niya yung nakuha eh. Yeah. Wala pang 20 minutes kanina pa yan eh. Wala, pero naka-dagger. Yeah, dagger, yeah. Old school nga. Magic damage build. I think na all mas okay. Ethereal Blade. I think as compared to previous patch, mas viable ngayon yung magic damage na Mirana. Kasi may triple leap yan, boy. Triple leap. Tita mo naman, hindi not enough yung damage nung double star storm din just to... Doon kay Kuko. Yeah, and Kuko is still chasing Savage Fancy, but may double leap yan at may blink dagger, so mamba out para kay Firo. Shoutout pala kay double leap na salaga team solo mid. Ay. Ayos ba yun? May ganun. May sa LOL yun eh, oh, double leap. Double leap pangalan niya. Pero eto mga kaibigan, 29 minutes. Sa tingin ko nagsaya nga yung Mirana ng item, pre.
Dapat nag-milestorm na lang siya. Mas gusto ko pa yung milestorm na pang clear out ng illusions eh. I agree with you. Okay. Siguro dati na siya nag-dagger. Okay ako sa Aghanim's pick dahil merong stats, merong magic damage. Pero sa tingin ko dati na siya nag-dagger dahil meron ng tatlong leap. Ito na. Oh well, ganun talaga position buhay. Yung, magagawa. Sige, tingin ko ang balak lang naman niya kasi kunwari merong isang kumpol ng mga illusions. Maging blinking Starstorm siya, pero wait lang ito mo. X-Mark na Spark Starstorm sa dalawa. Asian Apparition mawawala. Jack! Jack, there's a boat. Asian Apparition nawala. Grabe pero Raven, it. Grabe! Kung ka! At meron ba silang detection dito? Habol! Habol! Dito si Jabami, nahabol nga naman nila. There's the army of the Chaos Knight. Degen aura mo, bes. Degen aura mo, bes. Maabot ba? Di abot. Masyado mabilis si Razor Ramon. So what Raven can do is you just leave his illusions behind. Tapos pag nag-blink in Reality Rift naman siya. At ito, nakapot. Wapunch! Water Splash Auto X Nova, they found him. At nakita rin Snowball. Niya si Jabami. Ayun na, Diyos ko Lord. Jabami mukhang salami. Right click. Pero may heal, may repel. Pero sinabunutan dito si Omni Knight, mga kaibigan, na Dumpanes pa. Lumaban na lang si Sam H dito kahit napatay niya ang Bane Elemental. And this is go time. Para ay, nakupotin na maan pa. Ilu, Diyos ko Lord, Chaos Knight, Chaos Bolt. Tingnan natin, nice shirt, papasok pa sina Stephen Goku dito. Pumasok na nga with the snowball. Medyo magulo ang laban, nagkakachachan. Back and forth. Starstorm connecting to the Mr. Walrus Punch. Oh! Teams will go down, Raven. Ay, nahabol dito. May 3 seconds stand nga lang. So he will get away for a bit. Pero tinamang siya ng plasma field. Di siya makapag-blink out. Ayun na nga, nakapag-blink out siya. Kuku nga lang. Pumapana! Sa pula mga puno. Meron double damage ngayon si Kuko. Hindi sila pwede mag-overextend. BKB's now for the Doom. Napakagulo nung laban na yun, parang manjay. Magulo nga, wala pang mga FF overextending ang TNC doon. Dapat hindi na nila pinilit yung issue. Kung nagmasyado silang pumunta doon sa baba, well, kasi mali din yung positioning ni Walrus Boy. Nandun siya sa may bandang jungle. Eh, nakita niya yung tropa pips niya. Hello, Wapunch. Actually, hindi siya kukuha ng Devour and Target Nations. DPS ang kanyang pinili dito. And that is Forest Gaming Unity putting an emphasis dun sa pag-uha ng Doom. Might be enough though, 40 damage per second, hindi enough for CK, but might be enough for the Terrorblade. Yep. CK, lalo na kapag meron na siyang Heart of Tarrasque or any more tanky item, sobrang kukunat na rin siya. And yung natural region niya rin ay tataas ng sobra. Tama ka dyan. MLS committed ito, by Forest Gaming Unity. Ito mukhang mahuli apparition dito. Naku po, Plasma Field. Nasa dulo ng walang agad, tumama pa na. Goodbye. 1437 goes down. Actually, merong wards ng TNC doon. Oh yeah. Well, not much. Ganda ng rotation ng ano dito, WG pare. Pero lamang pa din ang TNC ng 1K gold lead. Pero ang sa tingin ko, ang kailangan lang gawin ng WG, pitas. Huwag na silang sumabay. Lugi sila dyan sa bayan, pre. Kanina, di ba, sabi natin 5v7. Oo. Hindi yun 5v7. 5v ano? Ano yun? 5v20. Illusion ng Terrorblade, tsaka illusion ng Chaos Knight pag pinagsama mo, bes. Yep. Butterfly picked up, very important then for the Razor, added layer of defense dahil merong armor, attack speed, damage, at more importantly, may evasion. Yep. May evasion ito against that physical damage output of a TNC. And TNC, it looks like hindi pa sila invested makakuha ng mga MKB dun sa kanilang mga cores. And that will be very instrumental kung gusto mag-comeback dito ng Wars Gaming Unity in terms of momentum. So medyo yung network natin dito pumantay na. Sakto lang, pares lamang. Yes, pares. Ang maganda dito, pare, Terrorblade, yung mga illusions natatamaan din ng GA. Mm-hmm. So paano mo mahuhuli yung mga illusion na yun? Tapos pwede pang naglagay na si Kuko dito ng plus 10 all stats para kang nakalibring ano nun, Ultimate Orb. Yeah. Speaking of Ultimate Orb, meron ng Lincoln Sphere. After the Ultimate Orb, may napili na dito ni Mirana. Meron siyang Lincoln Sphere. Manta? For the... No, meron siyang... Nag-Lincoln siya eh. So, probably to stop the Thunder. Maybe Snowball. Or the para hindi siya mahuli. Huh? Pero sa tingin ko, dapat nag-damage na siya ng right click. Pero mukhang mag-i-Ethereal talaga siya. Well, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Magic type. Fero dito. Asa na lang sila kay tropa nating Razor Ramon. In terms of right click, mga chong. Say about this one, Roshan is still a valuable pickup for both of our teams right now. 93-93. There's the 4 staff para kay Kungka. Wow, ganda. Malapit na si Kungka mag 20. 20 yung ghost ship fleet, di ba? Yeah, 25. Ah, 25. Anong talent ni Doom Direct, patingin? Yun, ginawa na ngayon yun. Direct. Doom DPS. Ay, hindi yung gold. Hindi yung Devour. Hindi niya yung gold. Devour kay Target Agents, hindi. Ay, okay. Kinuha niya pala yung gold. Paupo nga ako, pre. Oh, sige. Dito na ako. So, ayan. Smoke gank dito.
Doon yun. For TNC. The mic now available for the TNC squad courtesy of the Terrorblade. Mukhang mag-wrap around sila dito papunta doon sa Doom. But Doom is already invest up. Meron bang gem available for TNC? Wala ata. Direct patingin item. The gem. Meron. Kay Raven. Okay. Na kay Raven. Nice pick up din. Raven din kasi din yung haharap dito. Para mahuli yung MLS. Kailangan siya Lewitz. Maganda. Nagdo-double attack din ba yung mga Illusion? Hindi naman. Ni Chaos Knight dahil sa Echo Saber? Hindi naman. Hindi. Pero masakit pa din masakit yan. Masakit pa rin. Nonetheless. TNC actually, hindi sila dumanage. Delikado to pre. May DD sa baba ah. If ever makuha ng TNC yan, delikado ang WG. MLS committed. Meron din smoke para sa Warriors Gaming Unity. So. Arrow. Walang masasight. TNC mag-farm na lang ulit. Item ng Omni Knight. Nakahabol na, paring Wolf. With the SNY and Ultimate Orb. Go for the linkage probably. Para hindi rin siya ma-target ng easily. He does have the pipe. Pipe? Was it the pipe? Nag-pipe ba siya? Sino? Si hindi. Omni Knight. Hindi. Hindi. So, Django. SNY. Nag-pipe. May pipe yan. Tingin direct. Alam ko may pipe yung Omni Knight. Direct. Omni Knight. May pipe. Ayun. Wala siyang Yules. Okay, pinalitan niya yung Django. Ayun, mauli si Velo. Napaka-importante kill dito. There's the drop sa kinabitrito. The reality rift. Not gonna be enough. Pero plus the go ship. Tinan natin dito. Ice Blast. Nasama ang Bam Doom. Yes. Magpo-proc ba? Yun. Nag-proc nga. Nalingin, tol. Pero patay pa din. Patay pa rin. That's a... Meron siyang buyback. Nice shard. Ganda ng kulong. Brabe ibang klase naman. Parang nag-basketball lang. Stephen Curry. Ibang klase. Grabe naman. Mala Stephen Curry yung galawan pag tumira lang sa 3-3 tropa nating teams. Uh-huh. At hindi pa siya tapos. Raven still wanna go. Nakita niya yung kung kaan. Clay Thompson. Triple kill para sa kanya. Nakapag-push pa sila dito. May buyback si Razor, may buyback si Doom. Pero wala silang ulti parehas. Hindi yun si Stephen Curry, pre. Si Clay Thompson yun. Clay Thompson. Ito, Firo. Will be able to clear off some of those illusions. Buyback, force buybacks for WG. Pero force buyback yun, mamin. Ibig sabihin, alam ng TNC to, nasa psycho nila ang WG. Alam nila, wala pala kayong mga buyback, ha. Wala pa kayong mga buyback pala, ha. Grabe. Na paano? Diyos Raven, niyo, once again, making the place para sa kanyang team. Nakakita ng isang Doom dun sa gitna, tapos napatay nila. Even tanking through the Doom with that Lincoln Sphere. Dahil nagulat siya, nagulat yung kanilang kalaban. Meron palang Doom doon, meron palang Lincoln Sphere. Buti na lang kamo. Pero this is a very risky situation for WG without buybacks. Kapag natalo sila dito ng Clash, pwedeng-pwede na i-all in ng TNC. At mabilis ang pushing capability ng TNC. Especially pag nag-level 25 tong Terrorblade, maglagay siya ng plus 300 range dun sa Metamorphosis. Malayong malayo pa lang, sama mo pa ng Hurricane Pike. Sobrang tindi ng lakas ng Metamorphosis na yun. Shoutout pala sa ating mod dito na si Cosmogo na sabi niya bawal na daw ang mga basto sa chat. Bawal na po yan. Salamat, salamat. Alright. Walang bastusan dito. 22 to 23. TNC does have that 8,000 net worth lead. But here comes Warriors Gaming Unity. They might even be able to sneak this rush. Meron silang minus armor, the Medallion of Courage available. And they might be able to take down this Roshan. Tingnan natin. Pero alam na mag-go ba ang TNC? Chaotic Bolt. Tumama kay Kung Kalicious Papa Ball. Napita sila ang Kung Ka dito. Roshan has fallen. Jabami, kinuha niya yung Aegis Razor. Tumama yung pana sa Illusion. Ladies and ito na. Nagkalip. Op, lalaban na ata mga kaibigan. Ito, Ice Blast in your area. Connecting. Pero ang unang mamamatay si Jabami. Aegis has been pop. Ayoko nang maligo sa ulan dahil lalabas na siya. Grabe yung mga kagim Buji technique. Times 2, times 2, times 3, times 4. Pinagaampas-ampas ng mga batuta. Uy, naku po. Diyos ko, Lord. Team still finding Firo. Maganda kayo siya. Ang ganda na naman. Clay Thompson once again with the kulong. Oh my G. TNC, apat ang nawala. WG, Doom na lang ang natira, paring Wolf. Wala pang mga buyback yung mga yan. Dahil sila walang buyback after the ages. May TNC, binigyan nila yung Aegis at nag-commit na mga ultimates dun yung Warriors Gaming Unity, particularly at the Eye of the Storm. At ito na, mukhang patapusan na rin ng Warriors Gaming Unity this time. Another clutch usage of the Big Dagger and Raven once again finding the correct targets to Rift. Diyos mio Ginoo. What can they still do? Dalawa lang ang buhay. Make that three in a while, but their towers falling. One ng barracks dito, Illusions are still available, Metamorphosis as well. TNC Warriors ang nakikita natin na naman ulit dito, paring Bolt. Grabe talaga yung ano? Grabe talaga yung mga kulong dito. Mga kulong, Raven Durant,
Stephen, Kuku, Clay Timson, Sam H. Pachulia. Si 1437, wala. Coach. 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 And that is gonna be Megas for TNC. Grabe, din mo, isang clash lang, Mega na kaagad. 29 more seconds para pa kay... So, para kay Mirana. Diyos mio, Gino. Si Jeff Damole, na pinapa-shoutout ni Ozakiz. TNC versus ano na to? Fanatic. Yeah, I guess so. Ako yung naniniwala. Pagpenta, dadaw mo daw siya ng PC. Kawawa yung Razor kanina, pre, no? Yeah, Ginangster. Mga Naruto, eh. Yeah, that's the thing with Chaos Knight sa late game, eh. Parang sabi natin hindi siya ganun ka... Sabi natin explosive as yung Medusa. Oo, oh, kaya nga, eh. Hindi siya ganun ka-mobile. But if you have the Blink Dagger, if you have the Phantasm, kung tama yung pagpili mo ng targets, pwede mo makapatay na kalaban. Kung sino man, oo, ganun, tama. Yung Chaos Knight is quite that hero na sobrang sakit, ayoko niyan. Multi-dependent. Oo. Na para siya, para sila ni ano eh, ni Terrorblade eh. Malakas sila kapag may meta or Phantasm. So, kapag nandun sila sa timing nila, may power spike sila, kaya-kaya kanilang talunin. Yeah. Even in the late game. Pero kapag wala yon, dun sila nagpa-falter. Yeah. And Wars Gaming Unity, hindi sila nag-play around dun sa mga timings na yon. It's more because Raven has been doing a great job. Sobrang tindi talaga ni Raven din. Alam mo, isa si Raven sa mga ano talaga, naniniwala ako na isa sa mga Southeast Asia best carry. At yun na nga, Raven. Ayun na naman, oh, grabe. Oh, backpack. Ang pasin mo, best. Na ano pa, na spirit vessel pa. Pa si Raven na wild, yun na nga. Uy, grabe naman. Unstoppable para kay Raven. I think ang pinili niyang talent is yung ano, di ba? Si Raven direct. Yung Pierce's Immunity. There you go. Reality Wraith, Pierce's Spell Immunity. So kahit naka-BKB, wasak. Wasak ang muka. At meron na siya ngayong Monkey King Bar, so wala na siyang pakialam. Solid masyado. Siguro nitong level 25. Oo, naman, minus 7. Yung minus 7 Reality Wraith Armor. Plus 2 seconds max stun nga lang. Well, ano yun? So bali 6. 6 seconds. Pero mas gusto ko na lang isa. Yeah. Uy, grabe. Lambot. And TNC, ladies and gentlemen, dominating. Doom para sa Omni Knight, pero wala siyang pakilang Velo na falling low. He will be taken out. Magandang turret, pero napatay na rin si Razor with tapos all of those illusions. Triple kill para kay Kuku. Good game, well played. TNC taking the game, and they are going to the final against... Semifinals. Fanatic, semifinals pa lang. Semifinals against Fanatic. At napaaga ang ating broadcast. So, guys, hindi na hintay ng alas 8, tama ba, Direk? Hindi na hintay na alas 8 para